Nagdiretso pa din si Raven na magpakita sa lolo sa kabila ng mga nadinig na pag-uusap ng mga ito. Matapos humalik sa lolo ay naupo ito sa tabi ni Jigs. Nang kamustahin ni Don Alberto ang mga magulang niya, sabi niya na hindi mabuti. Nang isi naman ang matanda, sabi nito na matalino si Raven na magstick sa tabi ni Jigs dahil ito na lang daw ang matitira sa kinasanayan niyang buhay. Sabi ni Jigs na may ipapakita nga daw pala siya kay Raven at nagpaalam silang tumayo para umakyat sa kwarto niya para lang maiiwas si Raven sa mga ito. Nagsorry si Jigs sa inasal ng lolo nila. Sabi ni Raven na magiging sunod son or an na lang daw ba si Jigs sa mga sinasabi ng lolo at sa kagustuhan ng Tito Bobby niya. Sabi ni Jigs na bata pa daw siya ay iyon na daw talaga ang gusto niya, iyon daw kasi ang gusto ng family niya para sa kanya ani Raven. Nang tawagan ni Bobby si Jigs, nagpaalam si Raven na kung pwede daw bang magamit niya ang laptop nito para makapagpadala ng email sa kliyente na nakalimutan niya. Nang makalabas si Jigs, hinawakan ni Raven ang laptop nito nang mapansin na iba iyon sa dating gamit ni Jigs. Naalala niya ang sinabi ni Axel na hindi ito magtatago ng file sa laptop o cellphone kaya naghanap si Raven ng posibleng ginagamit ni Jigs sa pagtatago ng mga importanteng files para sa kanya. May nakita siyang USB sa drawer ni Jigs at kinuha ang mga iyon nang pumasok ang pinsan. Dinistract niya ito sa pagtatanong kung bago ba ang laptop na ginamit niya para lang makakuha ng shampoo na may lagay sa bag ang mga nakuha. Oo daw sabi ni Jigs. Tanong ni Raven na ano ba daw ang nangyari sa dati niyang ginagamit. Kinuha daw iyon ng dad niya. Nang magtanong si Raven kung bakit. Naalala ni Jigs ang pag-aagawan nila ng ama sa laptop niya nang mahuli siya nito na pinapanood ang video nila ni Rika. Akala daw ba nito na lahat ng kopya niya ay binura na niya. Galit na galit si Bobby dahil sa malapit na nga daw sila sa pangarap nila at masisira lang dahil sa katangahang itinatago niya. Siya ka nagtawag si Bobby ng mga tauhan para maghanap ng mga ibang gadget na posibleng may laman pa na video. Pero sabi ni Jigs na nagalit daw ang ama at sa kanya ibinuntin. Kinuhanan nga daw siya ng gamit na parang bata. Sabi ni Raven na madali lang naman daw mag-recover ng files sa cloud account. Paraan ni Raven para malaman kung doon nagtatago si Jigs ng mga files. Sagot ni Jigs na hindi siya naglalagay ng mga sensitive files sa cloud. Dahil sa nakuhang sagot, iniba ni Raven ang topic tungkol sa pagtakbo nito sa pagka-mayor. Natawa si Jigs na iyon nga daw ang plano. Siya ka naisip na ano kaya daw at mag-around the world sila ni Raven kung masundan pa sila ni Bobby. Naalala nga ni Raven na bata pa sila iyon na ang gusto ni Jigs pero mas gusto daw nitong makarating sa Camelot at maging knight ni King Arthur at si Raven naman daw noon ay pinangarap na maging Lady of the Lake na tinawanan din ni Jigs. Naalala daw ni Jigs na gusto niyang maging knight in shining armor bago sumeryoso dahil alam niya sa sarili na kabaligtaran ang nangyari. Pinanghinaan nga ng loob si Aling Kakay nang magkaroon sila ng pag-uusap sa kaso nila Rika at Ella. Hindi na nito naitago ang pagkawala ng pag-asa dahil sa mga ibinabato ng mga Ramones sa kanila, lumapit sa kanya si Mayor at hinawakan siya sa balikat. Pinalakas ang loob na sinabing hindi siya dapat sumuko, pero nang lapitan ni Mang Dan ang asawa, dumistansya si Mayor mula kay Aling Kakay, hinawakan ni Mang Dan ang kamay ni Aling Kakay para iparamdam na nakasuporta ito sa kanya emotionally. Wala namang magawa si Mayor dahil alam niyang wala na siyang karapatan kay Carla, minabuti naman ni Rika na pagpahingahin muna ang ina dahil alam niya ang pinagdadaanan nito. Inihatid ni Mang Dan sa kwarto si Aling Kakay para makapagpahinga nga, paglabas ay nasa sala si Mayor, nagtanong si Mang Dan kung ano ba ang dapat nilang gawin kay Romeo Di Mayuga. At kung dapat ba siyang kabahan sa pagkatao nito, sabi ni Mayor na matagal na daw mentally unstable itong si Romeo Di Mayuga kaya hindi niya ito papayagang makalapit kay Carla o kahit kay Rika dahil sa posibilidad na delikado itong tao kaya ipinapahanap na din daw niya ito sa mga tauhan niya. Palabas na sana si Mang Dan nang tanungin ni Mayor kung kamusta si Carla, matigas ang sagot ni Mang Dan nang sabihin na siya na daw ang bahala sa asawa niya at si Di Mayuga na lang daw ang asikasuhin niya. Hindi naman nagtagal at aalis na din sila Mayor kasama sila Attorney at Ella. Inihatid sila nila Rika at Kyle habang magkausap ang mag-ama, tanong ni Rika kung hindi ba daw sila magagawang guluhin ni Romeo. Sagot ni Troy na ipinapaasikaso na niya ang tungkol dito pero kailangan pa din nilang mag-ingat, sabi ni Mayor kay Kyle na kung maaari daw na magdagdag siya ng security sa kumpanya niya.
Napatingin si Rika sa boyfriend dahil alam niya ang tingin ngayon ni Kyle sa mayor, sumagot naman si Kyle na siya na daw ang bahala doon, nagpasalamat naman ang mayor. Nakita ni Troy na emosyonal si Rika, tinanong niya kung ayos ba ang anak, naiiyak na yumakap si Rika sa ama, sabi niya na kailangan daw niya iyon, parang kumukuha si Rika ng lakas ng loob at tapang sa ama sa pamamagitan ng pagyakap dito. Sabi naman ni Troy na si Rika nga daw yata ang pinakamatapang na tao na nakilala niya, na pati siya ay nadamay dito at nakuhang itama lahat ng mga maling nagawa niya. Isang yakap pa at nagpaalam na nga sila mayor. Hinahanap ni Pogue si Bea dahil wala ito sa klase nila, pero pumasok naman daw ito ayon kay Nico, nang makita nito si Brax ay nagtanong siya kung nakita niya si Bea. Sabi ni Brax na wala din daw siyang alam, na-message nga din daw siya kay Bea pero hindi pa din ito sumasagot. Tanong ni Pogues kung may ginawa daw ba ang mga tropa nito kay Bea sa party. Pinaliwanag naman ni Brax na si Jen daw ang nang-harass kay Bea pero hindi niya nakita dahil wala siya sa tabi nito nang mangyari iyon. Nasa campus naman si Bea nang makitang nakaupo ang buong tropa ni Brax ay lumakad ito pabalik para makaiwas. Nang makita siya ni Pogues, tinignan nito ang dahilan kung bakit pabalik si Bea. Sinigawan ni Pogues si Bea na matapang daw ito pero nasaan ang tapang niya ngayon. Sabay sabing iyon daw ang naging linyahan niya noon kay Ate Rica niya kaya binabalik lang niya. Matamlay naman si Bea na nasabing hindi daw siya naiintindihan ni Pogues. Tanong ni Pogues kay Bea kung alam daw ba niya kung bakit siya palaging nasa tahanan ng mga sikat. Kasama na din daw doon si Bea pero sa bahay daw kasi nila, nararamdaman din niya ang mga yakap ng mga magulang ni Bea. Sana nga daw naging sikat na din siya, the best daw ang mga magulang ni Bea. Sabi ni Pogues hindi man sila perpekto, lalo na daw si Aling Kakay, kumpara naman daw sa ibang magulang maswerte pa din sila Bea sa mga magulang nila. Kung hindi daw niya iyon nakikita, sabi ni Pogues ay baka nga mali ang pagkakakilala niya dito. Ang problema daw kasi kay Bea palaging kung ano ang meron ang iba ang napapansin niya at hindi ang kung anong meron siya sa harapan. Siya kainiwan niya si Bea. Nakita ni Brax ang pagdaan ni Bea pero papunta sa kabilang side kung saan hindi siya mapapansin. Hinabol niya si Bea, sumunod naman ang tropa niyang mga babae. Kinamusta niya kung ayos ba ito dahil hindi siya pumasok sa klase nila ng buong araw. Sinabi ni Bea na nagtatago nga daw siya, na konsensya naman ang mga itinuturing na kaibigan sa hindi pagtatanggol sa kanya nang gawin ni Jen ang pamamahiya sa harapan nila. Humingi sila ng sorry dahil hindi nila alam kung paano magre-react. Naiyak na nang tuluyan si Bea dahil tanggap pa din siya ng mga ito sa kabila ng mga isyu sa pamilya nila. Lahat ng iyon ay nakita ni Pogues at masaya siya para kay Bea. Nakaupo sila Mang Dan at Aling Kakay sa shop, kontento sila na magkatabi kahit walang usapan sa pagitan nila. Matamlay pa din si Aling Kakay na nasilip ni Bea, pagpasok niya sa kwarto ay kinuha niya ang mga family albums nila at saka inalala ang mga pangyayari sa bawat larawan doon. Ibinahagi niya sa social media ang mga larawan at kung anong klaseng ina ang meron siya, isang matatag, matapang at mapagmahal na ina na gagawin ang lahat para sa mga mahal niya. Hindi perpekto pero handang isakripisyo kahit ang sarili para lamang madugtungan ang buhay ng inang may sakit. Nahinusgahan dahil sa pangyayaring hindi naman niya gusto. Bakit nga daw ba ang babaeng naging biktima ng panghahalay at pang-aabuso? Parang napakadumi ang tingin ng tao, pero macho ang lalaki kapag madami ang kabit at matapang naman kapag nananakit. Mas madali ding mapatawad kapag nagkamali. Madami pa din daw biktima ng pang-aabuso ang piniling manahimik habang ang mga lalaking umabuso sa kanila naman ay malayang nagagawa ang gusto. Nabasa naman ni Cassandra ang post ni Rica tungkol sa ina. Nang tumawag ang daddy niya, napansin pa din na may gumugulo sa kanya. Ikinatwira ni Cassandra na stress siya sa nalalapit na kasal pero hindi na naniwala ang ama kaya napilitan na siyang magsabi dito ng totoo. Madaming negative at positive comments sa post na iyon ni Rica. Nang pumasok si Aling Kakay, nagpasalamat sa post na ginawa niya at humingi ng sorry sa kanya sa pagpapakita niya ng sandaling kahinaan sa anak. Sabi ni Rica na okay lang naman ang panghinaan ng loob paminsan-minsan. Si Aling Kakay pa nga daw ang nagsasabi nun sa kanila. At madami naman daw silang sasalo sa kanya. Walang tigil sa pag-iyak si Aling Kakay na niyakap ni Rica. Kinabukasan, ginulantang ng isang post na umaaming isa din siya sa naging biktima ni Jigs Ramones. Lumantad na din si Cassandra. At kasabay ng mahimbing na pagtulog ni Bobby ang madaming notification messages nito, kasabay ng nakakagulantang na sigaw ni Don Alberto na tinatawag ang pangalan niya na ikinagulantang ni Bobby ng gising.
Ano ang dahilan ng pagsigaw ng Don? Lalo nang umiinit ang mga pangyayari sa nalalapit na pagtatapos ng viral